Guys, good morning. Welcome back. Happy Tuesday. So today is 19th of November. At saka today magluluto tayo ng humba. Matagal ko na 'to gustong lutuin, guys, pero ngayon lang talaga ako nagka-time kasi itong dish na 'to, it's slow cook. Yes, at saka hindi din ako nakabili ng luto tayo ng humba. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko lutuin ang aking humba na masarap. Ito, paborito ko to, guys, kasi dun sa amin, sa Ormoc, pag may okasyon, guys, fiesta, birthday, or anything, binyag, or anything na okasyon, hindi talaga to mawawala sa putahin ng doon, guys. So, at saka ang sarap, then ito, guys, mas masarap, mas malasa to, pa to pag kinabukasan, pag in a couple days, kasi para siyang namamarinate talaga yung meat niya. So yes, guys. So papakita ko sa inyo yung mga ingredients. So ito, guys, yung ano ko pinalit ko sa ano yung yung black beans kasi wala ako dito at saka hindi rin naman ako pupunta ng Asian shop, then yun lang yung bibilhin ko. So kidney beans rin naman ito, guys. So tingnan niyo. But it says red kidney beans. But yung amoy niya, guys, yung amoy niya is exactly the same as the beans that yung ginagamit natin yung black beans, yung amoy niya. Tapos eto, guys, yung chickpeas, same yung lasa niya, guys, hindi well, para din siyang beans, pero ito, guys, masarap to. Masarap. So I will include this one. So isang lata. Tapos, guys, 'di ba, may ano siya, may ano diyan, liquid na kasama. Hindi ko 'to itatapon, guys. Just normally, 'di ba, i-dry natin. Kasi yung ano niya is ano, malapot. So it will help na ano maano yung texture niya, ba, yung sa pork natin, yung lumapot, kasi gusto nating lumapot 'to yung ano natin, 'di ba, yung sabaw ng ang nung humba, pag ma-reduce na, gusto nating malapot. At saka, guys, yung sugar na gagamitin ko is this one. Yung, kasi ito yung ginagamit natin sa ano ba, sa Biko, di ba? So, ito yung gagamitin ko kasi, napaka ano niya ba, napaka dark brown, at saka napaka strong nito. Oo, parang, ano na yung amoy niya, guys, ba, molasses, yung amoy niya. So, ito, kasi gusto ko, na talaga na very dark yung humba, yung kulay ng humba. So ito, I think I will put four, hindi naman to cubes, apat na ganito. Yan, I'll put four of this. And then ito, guys, bulaklak, banana blossoms yung nakalagay sa ano niya. Yan, hindi ko to iubos, guys, kasi magluluto pa ako, I think next year or sa ano, guys, sa New Year, magluluto pa ako nito. So, ano, hatiin ko lang to, guys, kasi medyo mahal to, $5. Yeah, hatiin ko to sa kalahati, tapos lagay ko sa fridge, and then gamitin natin sa susunod. So, and then, paminta na dahon, bay leaves ang tawag dito. yes, bango, guys. And then, instead of itong pamintang liso, guys, instead of pamintang liso, hindi ko siya lalagyan ng pamintang liso kasi naanoy ako kasi pumapasok siya sa ngipin ko, guys. Tapos pag naano mo siya ba, pag nabite mo siya, guys, nako, yung lasa niya, ayoko, is very annoying. So, ito na lang yung ano ba, yung pino. Yung pino na lang, itong black pepper. And then, yung suka, guys, yung vinegar. And then yung soy sauce, ito yung gagamitin ko na soy sauce, guys, kasi yung Silver's one ko naubos na. And then yung star anise, lagyan natin ng star anise. At saka ano din, guys, lalagyan ko siya ng honey. Yes, honey, lalagyan ko ng honey. I think itong kalahati siguro nito. And of course, yung garlic natin. Isang buong ano to, guys, yung ganyan ba na garlic. Isang buong ganyan. Inubos ko na lang. Inurog ko lang. And then, dalawang onion. Ano to siya, guys? White onion kasi wala akong red. So, makita ko sa inyo yung pork.
para makita nyo guys yung ano, yung sinabi kong may buto-buto at saka ano siya, marami siya, may buto-buto guys, yan gusto ko yan, oh. And then may fair amount siya ng fat. Ilagay ko yung garlic, binamihan ko ng garlic guys kasi para yung ano niya, yung amoy ng baboy ba, mawala talaga itong onion. Tsaka itong onion guys, masarap to. Ang sarap nito sa humba kasi pag naano na siya, para kasi siyang napipikol ba pag pag ano mo dito nilagay. Tsaka itong star anise, dinamihan ko rin siya. Yan. And then itong sugar. Apat guys, para very dark siya. And tsaka yung toyo din guys na nag papadark din. Iubos na lang kaya ako ito. Yan. Ah, hindi ka nakinubos eh. At saka yung bay leaves. Lagay natin. Yan ba? Yan lang siguro. Very strong naman kasi itong amoy ng bay leaves guys. At saka may star anise naman tayo. Then may pamintang ano, durog. And then eat itong banana blossom. Yan guys, I think. Yan. Lagay natin dyan. Kasi para ilagay din natin to. Kasi para ano guys ba, mamarinate din siya. Tsaka subarap din to. Kasi para lasa-lasa. Yan. And then ang honey. Ako ito honey. Tigas eh. Hindi pa lang lumalabas. Buksan nga natin ng todo-todo. Kasi ano guys, eh, pag winter, na ano kasi siya, yan. Na ano ba, tumitigas ba? Yan. Yan na lang guys. Natamis na yun. Yan. Pero pa summer na ngayon, so magbimelt na to. Babalik na yung pamilya. So yung ano, chickpeas guys, at saka yung red kidney beans, lagay natin namaya pag lumambot na yung ano, baboy. So, toyo guys. Yan. And then yung vinegar. Yan. And then lagyan ko ng maybe half a cup of water. Kasi may asin na yun guys eh. Nilagyan ko ng asin. Tsaka yan. Takpan natin. And then i-ano na 15 minutes. Yeah, i-check ko siya every 15 minutes guys. Tapos haluin ni stir natin para yung sa ilalim, yung nasa ibabaw, punta sa ilalim, stir natin, ihalo-halo. And then, hanggang sa, ano yung sabaw niya guys ba, ma-reduce at saka lumapot. And then, ilagay natin yung kidney beans at saka yung chickpeas sa huli. So yun guys, yes, ipapakita ko yan sa inyo mamaya. So, hintayin lang natin si mag- I don't know, siguro aalis ako or something, so magre-ready ako or maligo ako guys. So yes, so I'll see you later guys, pakita ko siyan sa inyo. Ah. So yan guys, stir muna natin para mahalo-halo. O diba guys, yung sabaw niya, diba? Hindi, kunti lang yung nilagay natin kanina tapos ang dami-dami niya. Dumami siya guys. Stir lang natin yan. Makover yan ng ano, yung pinit makover ng sauce. Bango guys. Yan. Bango niya. Uy. Yan. Hintayin lang natin yan. Lumambot. Takpan natin ulit. So yan guys. Nilagay na natin yung red kidney beans at then yung chickpeas. At ewan ko kung naririnig niyo guys. So yung kulo niya ba, parang malapot-lapot na siya. Pero yan, yan. Pero marami-rami pa rin yung sauce. Lapit ko kayo guys. Iba yung ano niya, yung kulo niya, yung ano, yung tunog ng kulo niya is malapot-lapot na siya guys. At saka malambot na rin yung baboy. Ihalo lang natin para mahalo yung mga ano. Nilagay natin yung nilagay natin na sangkap na bago. So yan. Natin.
So yan guys, luto na yung humba natin. Looks good. Yan na siya. So guys, tikman na natin yung luto nating humba. Looks good. Dilagyan ko lang siya ng olives dyan sa ano guys, sa taas kasi masarap pag may olives. And then may saging and rice guys, tapos may ano ako, iced coffee. Nagawa lang ako ng iced coffee ko guys. Hindi ko nilagyan ng ice kasi hindi ako ano mahilig sa malamig kasi sasakit yung ulo ko. So yes guys, kain. Oh, sarap. So guys, tikman natin yung humba natin. Nakaayos ako guys, so I decided to go out later on. Tapos kumain ako bago ako kakain ako bago ako aalis guys. Kasi para hindi ako gumastos pa sa pagkain. So guys, tikman natin. Sarap ito eh. Nagutom talaga ako. Naglaway na ako guys. And then ang sabaw. Oh my goodness guys, ang sarap. Saka yung kami guys, ano, ang lambot-lambot niya. Guys, sobrang sarap. Sarap, promise, masarap guys. Oh my goodness, ang craving ko guys. Na ano na, patay tayo nito. Nagsain na nga ako ng kanin guys, kasi ito lang yung kanin ko na natira. Dininit ko lang ito, tapos dalawang saging. So, nagsain ako para mamaya. Pag-uwi ko guys, banata na lang natin itong ano, ulam. O, diba? Ang sarap! Ay, nako. Sarap guys. So, yan guys. Sana nagustuhan niyo yung ano ko, yung recipe ko sa aking humba. So, i-close ko na itong vlog. Kasi alis ako guys. And I will do another vlog as well later on. So, yes guys. So, always be good. Appreciate everything. Always be kind. And always be grateful.